Marami ang haka-haka at kuro-kuro na aswang nga ang may kagagawan noon. Pero may ilan na nagsasabing tao lang ang gumawa nito at may matinding galit sa matandang dalaga. Maaring hindi na pagbigyan ito ng humiram at tinanong patayin. Nang masigurado ni Guada na hindi makakawala si Marian, sa silong ng bahay na kulungan ng manok ay nagmamadali na siyang lumabas at isinira ang pinto. Hindi pa nito nauubos ang hilaw na manok na kinakain. Kahit na lublob na ito sa alikabok, ay walang patumangga pa rin itong kinakain yun. Pati atay, balon-balunan, ay hindi nito pinaligtas. Halos maduwal naman si Guada nang makaluyo siya ng lakad. Hindi niya maatim sa sarili na kumakain ang anak niya ng hilaw na karne ng manok. Diretso niyang binaybay ang daan papunta sa albularyong si Tatang Berto. Subalit nang nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad sa nyugan, ay nakadinig muli siya ng agumod at hindi siya maaring magkamali. Kay Marian yun. Ngunit paanong agad siyang nasundan nito? Sino ba talaga ang aswang? At bakit nga nakasunod agad si Marian sa ina? Gayong ikinulong siya nito. Hindi ikaw ang anak ko! Lumayo ka! Sigaw ni Guada. Kahit nangangatog ang tuhod ay pinilisan niya ang paghakbang. Subalit parang tukso naman itong lagi nagpaparamdam sa kanya. Hindi ako magpapatalo sa'yo, Cha. Alam kong ikaw yan. Huwag mong subukan kunin si Marian. Kundi ay ako mismo ang maghahatid sa'yo sa huling hantungan mo. May dinukot siya sa bulsa. Isang dakot ng asin at isinabuwag sa kanyang mga daraanan. Wala ka nang magagawa, Guada. Siya ang nakatakdang magmamana. Hindi. Hindi ako papayag. Papatayin na muna kita bago mo tuluyang mailipat sa anak ko ang bulong ng pagiging aswang. Anya ni Aling Guada. Ilang hakbang na lang at makakarating na siya sa bahay ni Tatang Berto nang humarang muli ito. Sa pagkakataong iyon ay hindi na kamukha ng anak niya kundi isang malaking asong itim. Napaatras siya nang makitang handa itong umatake sa kanya. Huwag ka nang tumutol, Guada. Nasimulan ko na ang paglilipat sa kanya. Kapag naputol yun, ay ikakamatay niya. Ang kulang na lang ay isama mo siya sa ospital kung saan nandoon ang nanay mo. Hindi! Nagising siya sa pagkakatulog niya. Abot-abot ang kaba niya dahil sa kanyang panaginip. Napatayo siya agad para hanapin ang anak. Marian! Marian! Asan ka? Inay, andito po ako sa palikuran. Naliligo na. Bakit po? Tugon nito. Ah, wala naman. Kala ko lumakad ka na naman kung saan. Anya nito. Nakahinga siya ng maluwag. Pero ang panaginip niya ay naglalaro pa rin sa kanyang isipan. Matagal ng panahon ang ikulong nila ang tiyahin niyang si Ason sa isang puno dahil hindi nila mapigil ang pagkitil nito ng buhay sa mga taga-baryo. Natakot din sila na baka isang araw ay sila naman ang gawing pagkain nito. Kaya bago pa yun mangyari, ay pinatay na nila ito. Maging ang kaluluwa nito ay ipinakulong nila sa matandang albularyo
sa sitio nila. Dahil maging ang kaluluwa nito ay pwede pang makapinsala sa kanila. Subalit, hindi niya inaasahan na makakawala pa pala ito. At idinamay pa ang nanay niya na kapatid nito. Marahil, iyon ang ginawa niyang bahay, ang katawan nito. Kaya't kailangan nang mailapit talaga si Marian sa kanyang ina. Pinagsabihan na nila noon na huwag na huwag iisipin ng kanyang kapatid pagkat magkakaroon ito ng pagkakataon na makalabas sa ginawang kulungan ng matandang albularyo. Pero hindi din pala ito naiwasan. Ngayon, patuloy na hanapin nito ang anak niyang si Marian. Nandito kasi nakamarka ang isang balat na parehong pareho ng kay Cha Ason niya. At iyon ang palatandaan na ito ang susunod. Bawat henerasyon ng pamilya ay may isang magmamana. Nakaligtas ang henerasyon nila, pero hindi ang anak niya. Bago magbukang liwayway, dapat kailangan makalapit si Marian sa ina mo, Guada. Pag hindi mo ginawa yun, magigising ka bukas na bangkay na ang iyong anak. Sumaliw yun sa hangin na parang sa tenga lang niya ito nag-e-echo. Diyos ko, bakit ang anak ko pa? Bakit hindi na lang ako? Usal na panalangin ni Guada, pero wala na siyang magagawa pa. Nakita niyang tapos at bis na ang anak, kaya't tumayo siya para ayusin ang sarili. Nakatulog pala siya kanina, pagkatapos maligo. Marian, hintayin mo ako ha, dyan ka lang at magbibihis ako ng damit panlakad. Sige po, Nay. Dito lang ako sa labas. Tugon naman ito. Nasa isip pa rin ni Marian ay narinig niya ang kaninang mga salita. Parang bumubulong lang yun sa hangin, pero hindi niya makita. Nagtaka pa siya kung bakit nakauwi na siya ng bahay kanina. Pagkat ang huling natatandaan niya ay nahimatay siya sa tabing sapa nang makita ang bangkay ni Aling Sendang. Psst! Psst! Tawag kay Marian ng kung sino man. Napalingon siya sa paligid ng harap ng bahay nila at wala namang tao doon bukod sa kanya. Psst! Psst! Naulit pa at mas malapit na ang tunog na yun sa kanya. Sino ka? Lakas loob niyang tanong sa nani Nitsit sa kanya. Kahit ang totoo, ay kinakabahan na siya na baka masamang tao yun. O hindi kaya'y mga lamang lupa at pinaglalaroan siya. Nang biglang may tumapik sa kanyang balikat na ikinalingon niya. Ah! Sigaw ni Marian dahil sa gulat. Oh! Nangyari sa'yo? Para ka namang nakakita na kung ano? Ani ni Guada sa anak. Wala, inay. Para lang kasing pakiramdam ko may laging nagmamasid sa akin. Ugaliin mong magdasal para hindi ka malapitan ni anang mga nilalang na hindi nakikita. Tara na nga. Dapat makarating tayo sa Kapitolyo bago magtakip silim. Iwas na sabi niya sa anak. Tatanggapin na lang niya ang kapalaran nito kaysa mamatay sa batang edad. Sige po, Nay. Sagot ni Marian. Isinara lang ni Guada ang pinto ng bahay nila at umalis na ang mag-ina. Sa di kalayuan na may mga matang nagmamatsyag kay Marian. Titig na titig ito sa dalagita. Hindi rin kasi pangkaraniwan ang itsura nito.
Ika nga, kakaiba ang karisma nito sa buong kanayunan. Hindi ito tipikal na kayumangging kaligatan, kundi malalabanos ang kulay ng balat nito na may nana sa kanyang ina. Bagamat medyo nagkakaedad na ito, ay makikita pa din ang kagandahan dito nung kabataan. Ang ilong ay perpekto na parang inukit ng isang magaling na iskultor. Mga matang kung tumingin ay parang nangaakit o nagtatawag ng pansin. Ang buhok na may kahabaan at kasing dilim ng gabi. Iyon ang nagustuhan dito ni Edgar. Ang lihim na may pagtatanggi kay Marian. Wala itong inatupag kundi ang pangarapin na nakakasama niya ang dalaga sa pangarap. At pag may pagkakataon, tinatanaw niya ito sa malayo. Tulad nga ng mga sandali na yun. Naroon ang pagnanais niyang lumapit sa dalaga. Pero nag-aalangan siya. Makipagkaibigan lang sana dito ay okay na. Pero parang isang malaking katanungan yun. Maraming agam-agam sa kanyang isipan. Paano kung hindi siya tanggapin nito? Paano kung iwasan siya nito? Hindi niya yun matatanggap. Subalit, hanggang kailan niya ililihim ang pagmamahal niya para rito? Ayos, ang hirap talaga. Naibulong ni Edgar sa sarili. Saka umalis na rin siya sa pinagkukublihan na puno ng mga saging. Tumawid siya sa sapa. May tulay dito na nag-uugnay papunta sa kabilang ibayo ng sityo Hanagdong. Nagpatuloy siya sa paglalakad pauwi sa bahay nila. Hindi naglipat saglit ay nakarating naman ang mag-ina sa Kapitolyo kung saan naroroon ang bahay pagamutan. Ipinagtanong agad ni Guada kung anong numero ng kwarto ng kanyang ina. Sinabi niya ang buong pangalan nito para matingnan ng nurse na naka-duty sa mga record nila. Nay, nakalampas na yata tayo, tanong ni Marian sa ina. Bakit? Nakita mo ba? Sabi ko sa'yo, tingnan mo din eh. Bata ka talaga, ani ni Guada habang patuloy ang paghakbang. Nay, si Choga do yun oh. Doon galing sa silid na yun, ani ni Marian na napakalakas pa ng boses. Nakuha nito ang pansin ng Chuhin at agad namang lumapit ito sa kanila. O Guada, buti dumating na kayo. Kanina pa tinatawag ni inay ang anak mo, si Marian. Hindi nga namin alam kung bakit eh. Wika nito. Ha? Bakit daw, Cho? Agad na tanong ni Marian sa Chuhin nito. Napakamot naman sa batok ang Chuhin niya. Kasasabi lang kasi nito na hindi nga alam kung bakit. Pasok na tayo dun, ani ni Aling Guada na kinakabahan na rin. Pagkat siya lang pala ang nakakaalam. Napatingin naman si Marian sa ina. Nagtataka ito kung bakit iwas ito sa mga sinabi ng kapatid dito. Magkakasama nga silang dumiretso sa kwarto kung saan naroon ang lola ni Marian. Pagbukas nila ng pinto, ay natakot silang mag-ina sa nakitang itsura ng matanda. Dahil puro latay ang muka at ang katawan nito. Sabog pa ang buhok, may itim ang ilalim ng mata, na halatang walang tulog. Nakatulala ito sa kawalan, sabay na pangiti nang lumingon sa kanila ito, na ang mata ay nakatuon lang kay Marian. Halika po, lumapit ka, wika nito sa malamyos na tinig. Natatakot pa si Marian na lumapit dito.
Alanganin siya. Pero parang may sariling isip ang mga paa nito na humahakbang palapit dito. Pipigilan pa sana ito ni Guada. Subalit, isang galit na titig ang ipinukol nito sa kanya na ikinaurong naman niya. Habang humahakbang si Marian papalapit sa lola niya, ay parang nag-iiba ang anyo nito. Parang gumaganda ito at bumabata sa panangin niya. Ang mga latay kanina ay nawala na ng tuluyan nang makalapit na siya sa kama nito. Alam niyang may kakaibang nangyayari. Pero bakit hindi siya makapagsalita para tumutol? Guada, Gado, lumabas muna kayo. Ani ng matanda. Nagtataka si Gado sa nakikita. Si Guada namay, naiiyak na dahil sa magiging kapalaran ng kanyang anak. Lola, bakit niyo raw po ko hinahanap? Ani ni Marian na hindi mapigil ang mga sinasabi. Nais ko sana ibigay sa ito bago man lang ako lumisan. Ani nito. Nanilabas ang may kahabaan na dila. Bumukas ang dulo na yon at may bilog na itim na bato ang naroroon. Diretso itong pumunta sa bibig niya. Ayaw niya sana itong tanggapin. Natatakot siya sa itsura nito. Pero bakit ganun? Bakit hindi siya makatutol? Kusang bumuka ang mga labi niya para tanggapin ang binibigay dito. Pagkasayad nito sa kanyang dila ay parang lumubog ito roon at hindi na niya matanggal. Naninibago siya sa pakiramdam. Nang mailipat ng matanda sa kanya, ay tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Doon pa lang ay parang bumalik si Marian sa realidad. Napaurong siya sa pagtaka. Ah! Inay! Sigaw niya. Diretso takbo sa pinto para lumabas. Nadinig naman yon ni Naguada at Gado. Nagkatinginan ang mga ito at sabay na tumayo. Hustong bukas nila ng pinto ay bukas din ni Marian sa loob. Nagkasigawan pa silang mag-ina sa gulat bago na himasmasan. Anak, ano bang nangyari? Si Inay, kamusta? Ani ni Guada. Yun po, Nay. Nasa kama. Sagot ni Marian na nangangatal pa ang boses. Tumabi siya para bigyan daan ang mga ito. Nang makapasok na, ay pumalahaw ng iyak si Guada. Tinuluyan na nga ito ng kapatid na aswang. Napakasama talaga ng tsaason niya. Iniisip lang talaga nito ang sarili. Si Marian ay nanatiling tahimik at takot na lumapit sa matanda. Nahihiwagaan pa rin siya sa nangyari kanina lang. Pilit niyang hinahanap ang itim na bato na ibinigay sa kanya ng matanda. Pero hindi niya to mahanap o makapaman lang sa kanyang dila. Pero ramdam niyang naroon lang ito. Dahil sa kakapusan, hindi na nila ipinaimbalsamo ang matanda. Iniuwi na lang nila ito sa bahay ni Chogado niya. At kasama pa rin silang mag-ina. Pinagawan na lang nila ito ng kabaong. Nayari lang sa plywood. Napagkasunduan na lang din nila na isang gabi na lang ito iburol. Hindi kasi pwedeng patagalin ito. At parang iba na rin ang itsura ng matanda. Natutuyot ang balat nito na animoy dapat matagal nang patay. Ilan lang ang mga nakiramay at nagpunta sa burol. Nakahiga lang ito sa kawayan na katre. Sinapinan ng banig at nilagyan lang ng unan at kumot na may kasamang kulambo para hindi mahapunan ng langaw.